sun, the sun, siya'y papulihan, Diyos ng lahat papuli. Sa kaitaasan, siya'y papulihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Kapuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa gawa at salita ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, may tiisin ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. May nagagalak. Umawit siya ng papuri sa Diyos. Meron bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng simbahan upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon at pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay taong tulad din natin. Mataintim niyang idinalangin na huwag umulan. At sa loob ng 3 taon at 6 na buwan ay hindi nga umulan. Muli siyang nanalangin at bumagsak ang ulan at namunga ang mga halaman. Mga kapatid, kung nalilihis sa katotohanan ang isa sa inyo at may isang nagpapanumbalik sa kanya, ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay
ay nagligtas ng kaluluwa nito sa kamatayan. At sa gayoy, napawi ang maraming kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dalangin ko'y tanggapin mo sa myong handog na insenso. Dalangin ko'y tanggapin mo sa myong handog na insenso. Sa iyo, O Poon, ako'y dumadalangin. Sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Ang aking dalangin, sana'y tanggapin mo. Masarap na sa myong handog na insenso, ariing panggabing handog ko sa iyo. Dalangin ko'y tanggapin mo sa myong handog na insenso. O Panginoon ko, bibig ko'y bantayan. Ang mga labi ko'y lagyan mo ng bantay. Di ako hihinto na yaring pananalig. Ang pag-iingat mo'y aking ninanais. Huwag mong itutulot. Buhay ko'y mapatid. Dalangin ko'y tanggapin mo sa myong handog na insenso. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, pari siya ng mga aba. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala na mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kaniyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kaniyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Isa sa magandang halimbawa ng ating kinaugaliang mga Pilipino ay yung pagtuturo ng pagmamano, no, sa mga nakatatanda. Pag nakita yung mga tiyahin, tiyuhin, sinasabihan nating magmano ka. Dahil hindi lamang ito pagbibigay halimbawa ng paggalang, kung hindi pagkilala sa presensya ng mas mataas sa atin. Ang Ebanghelyo ngayon ay pagpapatunay sa pamamagitan ng paggamit ni Jesus ng mga bata upang ituro ang katotohanan ng langit. Upang ipakita sa mga nakatatanda na sa katatayuan ng bata ay mayroong halimbawang ipinamamalas sa atin. Ito ang batayang sinabi ni Jesus.
Ang sinumang hindi maging katulad ng bata ay hindi makapapasok sa kaharian ng langit. Ibig sabihin po, mayroong qualities ang bata na wala ang matanda. Marahil meron tayo noon, pero habang tayo'y lumalaki, ito ay nawawala. Ano ba ang qualities na pwede nating makita sa bata? Unang-una, doon yung dependence. Yung ang kaniyang buhay ay laging nakasalig sa mas matataas o mas matatanda sa kaniya. Kaya nga wala dapat batang pinababayaan. Wala palang dapat na batang nagugutom o batang madungis dahil mas marami tayong matatanda kesa sa bata. The dependence ng bata sa matanda ay pagbibigay ng tiwala na meron kang magagawa sa akin. Ganun din ang ating dependence o pagsandal sa kaharian ng Diyos. Pagsandal sa kaniyang kapangyarihan na katulad ng bata, ibinibigay natin sa Diyos na siya ang maghari sa ating buhay. Ano ba ang kalaban ng dependence? Ay di kayabangan. Dahil ang taong mayabang, kailanman hindi hihingi ng tulong sa Diyos kapag siya ay meron. Ang bata na ginamit ni Jesus ay simbolo ng progression, simbolo ng kawalan hanggang sa matutunan kung ano ang tama. Katulad ng pananampalatayang meron tayo ngayon, ito ay katulad din ng bata na hihingan tayo ng Diyos sa mga susunod na panahon kung paano nang lumago ang pananampalatayang nasa atin. Ang sabi doon ay maging katulad ng bata, hindi maging isip bata. Ang maging katulad ng bata ay hindi lamang yung dependence, hindi lamang yung trust, kasama doon ang humility and sincerity. Ang taong mapagkumbaba, ang taong tapat ay nauunawaan ng Diyos sa lahat ng aspeto ng kaniyang buhay. Sa makatuwid, hindi lamang tayo hihingi sa Diyos. Hindi lamang kung ano yung gusto nating mangyari sa ating buhay. Ibibigay din natin ang ating katapatan. Ibibigay din natin ang ating pagiging humble sa Diyos. Ibibigay din natin ang salitang Lord, kayo na po ang bahala kung ano ang dapat na para sa akin. Huwag nating hayaang mapangunahan natin ang Diyos sa desisyon ng biyayang gusto kong mangyari sa akin. Hayaan natin na bilang bata, tayo ay sumasayaw sa himig at kumpas ng pagbibiyaya ng Diyos. Dahil sa kaniyang takdang oras, in God's time, everything will be fulfilled. Huwag tayo magmadali. Huwag tayong mag-impose. Bagkus, sumunod tayo sa Diyos at ipakita na tayo'y sumusunod ng may pagpapakumbaba at karangalan sa kaniyang banal na pangalan. Dahil kung tayo'y mangunguna,
Ginagawa lang natin iyon para sa ating pansariling kagustuhan o kasiyahan. Hindi nagiging Diyos sa atin ang Diyos dahil hindi natin hinahayaang siya ang mag-lead o magbigay ng tamang buhay sa atin. Kadalasan tayo ang nagdidikta sa Kanya kung ano ang gusto nating mangyari. Hindi iyon simbolo ng pagiging bata. Simbolo iyon ng pagiging spoiled. Simbolo iyon ng pagiging mas mataas sa karunungan at gawa ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, katulad ng nasa Ebanghelyo, pagpapalain tayo ng Diyos, babasbasan tayo ng Diyos, ipapatong ng Diyos ang kaniyang kamay sa ating mga ulo kung tayo'y katulad ng batang umaasa, nakasandal, mapagkumbaba at totoo sa ating buhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pananalig na lumapit tayo at ating iharap sa Diyos na nagmamahal sa lahat ng kanya mga anak ang ating mga pangangailangan. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng simbahan naway magturo sa kanyang mga miyembro ng tunay na dangal ng sakramento ng kasal upang tulungan ang mga mag-asawa na manatiling tapat sa kanilang bokasyon. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga ikinasal naway maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa at makatagpo ng tunay na kaligayahan sa kanilang pinagsaluhang buhay. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Sa mga nakakaranas ng mga pagsubok sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa, naway tumanggap sila ng biyaya na maging matatag at magsumikap sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos at sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit naway makatagpo ng pagmamahal at suporta sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga yumao naway makatagpo ng lugar sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Makapangyarihang Ama, ibinigay mo sa amin ang sakramento ng kasal bilang tanda ng iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming mamuhay sa pagkakaisa sa bawat isa. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Panginoon, ang tinapay at galak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na iningalay nang tayo'y magdiwa bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ang banal na pagdiriwang upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming iyahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumas sa langit. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubod agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Yahweh, alam kong ika'y naririto. Lagi na tuwid na sa tabi ko. Sa kapahamakan, iniligtas ako. Sa buhay na walang hanggan, akay-akay mo. Puso ko yung nasiyasat, batid mo ang lahat-lahat. Ang aking mga panlulumo at ang aking mga pagtayo. Kamay ko'y lagi mong tangan kahit sa bingit ng kamatayan. Iyakap mo ako sa iyong bisig, anlungan ko ang iyong pag-ibig. Yahweh, alam kong ika'y naririto. Lagi na tuwid na sa tabi ko.
sa kapahamakan, iniligtas ako sa buhay na walang hanggan, akay-akay mo. Pag-ibig mo'y san tatakasan, sa rurok ng langit kay nariyan. Ikaw ang kaagapay, saan man ako maglakbay. Sa ningning man ng araw, hahantungan lagi ay ikaw. Yakap mo ako sa iyong bisig, kanlungan ko ang iyong pag-ibig. Yahweh, alam kong ika'y naririto. Lagi na tuwing na sa tabi ko. Sa kapahamakan, iniligtas ako sa buhay na walang hanggan, akay-akay mo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ng mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ng lahat ng manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng naririto katulad ng iyong pagbabasbas sa mga bata. Basbasan din po ninyo ang daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagpalang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, pumayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus,
Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inunwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inunwalhati ka namin.